check the mic and make sure it sound right, boys. Yo, what's up mga tropa peeps? Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, welcome po to my channel. At yan, welcome balik ulit kayo. Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, welcome back to my channel. At ito po, yan, napablog ako eh. Kasi alam niyo naman kung bakit. Alam niyo naman kung ano ang araw na ito. Ngayon ay May 19, 2021 at ika-isang anibersaryo ni Francis Leo Marcos, also known as Norman Kulaong Mangusin, doon sa BJMP. At talaga namang siya talagang napakalakas. Yan. FLM lang ang malakas, pero hindi makalabas. Yan, ako, napakarami ng tao talaga na naniniwala dito kay Kulaong. At marami rin naman ang mga umaalis dahil nga, FLM lang sila ng malakas, FLM lang malakas, FLM lang malakas. Puro yun ang maririnig mo, yun ang makikita mo sa mga comment section. Pero, hindi makalabas yun. So, mapapaisip ko na talaga, 1 year na ang nakalipas, hindi pa rin makalaya ang talagang etong si Norman Mangusin. Yan. Hindi siya makalaya dahil nga syempre, itong kanyang kaso ay mabigat at talagang hindi po talaga makakalaya. Meron na po ako nakausap na mga abogado, mga pulis, yan. Meron ako nakausap na dating pulis, meron ako nakausap na isang pulis, at meron din akong nakausap na isang nasa abroad na nakakakilala dito kay Kulaong, na alam din kung ano nangyayari sa kanyang kaso, talagang hindi daw po makakalaya. Yun lang naman ang talagang dapat tayo ay dun lang sa katotohanan. Dun lang tayo sa totoong nangyayari sa ating buhay, sa realidad. Yan, huwag po tayong magpapaniwala doon sa mga lalabas na soon, lalabas na sa katapusan, lalabas na sa 15, lalabas na naman sa katapusan, tapos pag hindi nakalaya, magpapamigay ng bigas. Kasi syempre, para matabunan yung sinasabing lalaya, 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 pero hindi naman makalaya. Alam niyo po, sa totoo lang, nanghihinaya nga ako kasi dumating itong pagkakataon na ito na wala na ako sa FFCL. Yan. Talagang nanghihinayang po ako sa mga panahon, mga oras na talagang binuhos ko dito sa pagtatanggol, pagmamahal, paghanga dito sa huwad na si Francis Leo Marcos. At na-realize ko nga po na okay naman, 'di ba? Maganda naman 'yung naging resulta. Dahil sa kasipagan kong mag-vlog, talagang nakilala ko, nagkaroon ako ng kita, nagkaroon ako ng channel na bagamat nabawasan ng nasa 9.8, yan, nasa 9,800 subscribers, hindi pa rin yun sapat para masabing ako bumagsak yung channel ko. Kasi nga ang talagang nakuha kong subscription sa pagiging masipag ko na vlogger, number one vlogger ni Kulaong, ay nasa 200,000. So expected ko mawawala sa akin, pagpalagay mo na mawala 50,000, pero ang nawala lang ay wala pang 10,000. At bumagal na ang pagbaba ng bilang ng mga umaalis sa akin, at yung iba po ay napansin ko nagbabalikan na. Ayun. At yung iba naman ay nagpo-comment na ng iba na naguguluhan na sila, hindi na nila alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero once na mapanood nila yung mga katibayan na nilalabas natin, mga ebidensya ng katotohanan na ating sinasabi, siguro natatauhan yung iba. At yun, bumabalik, minsan babalik, minsan madadagdagan, bababa ulit, mababawasan, tataas, mababawasan. Magandang senyales na po yun na kahit papaano lumalaban na yung aking subscription. At hindi naman natin pinanghihinayangan yan mga umalis na subscription sa atin. Dahil nga po, yan yung, yung mga tao na nabulag nitong si Kulaong. Na katulad ko, yan, na katulad ko, diba? Ako, aminado naman ako, nabulag ako ni Kulaong, nabulag ako sa kanyang pagpapanggap, sa kanyang pamimigay ng bigas, na inutusan lang palang mamigay ng bigas ng isang kilalang tao, mayaman na tao, tapos inangkin niyang kanya.
Tapos itong namigay, 'di ba? Nagpanggap na nga na mayaman, nagpanggap na talagang big time, talagang alam niyo yung nagpanggap siya. Pinangatawanan niya yung pagiging tinatawag natin na pandemic hero, pero wala, hindi naman siya pandemic hero sa totoo lang po. Hindi po siya pandemic hero. Masasabi natin ang pandemic hero dito, katulad ni Tatay Digong. Katulad ni Senator Bongo. Yan, masasabi pa natin yan, mga tunay na pandemic hero. Katulad din ni Senator Manny Pacquiao. Yan, yung mga nasa gobyerno na yan, masasabi natin sila ang mga pandemic hero. At sa mga private naman na mga pribadong tao, si Ramon Ang ng San Miguel, talagang napakarami nilang milyon ng inubo sa pamimigay ng tulong sa ating mga kababayan Pilipino. Sila po yung mga talagang pandemic hero. Etong si Kulaong, hindi po masasabing pandemic hero eh. Bakit? Saan ka nakakita ng pandemic hero na ang tinulungan lamang ay isang baryo? Ang tinulungan lamang ay ilang mga sikat na personalidad? Kapag po sinabing pandemic, yan po ay buong mundo. Buong mundo ang tinulungan. Pero itong si Kulaong, hindi naman po siya nakalabas ng bansa para tumulong. Nakatulong lang siya dito lang sa Pilipinas at sa mga ilang tao lang, ilang baryo lang ang kanyang natulungan. At hindi po ganun karami ang kanyang naitulong. Hindi po talaga marami. Talagang pinapadami lang ng salita. Sasabihin, 3,000, dun sa isa, 2,500, dun sa iba, sa 800, dun sa isa, 1,500, nasako ng bigas. Napakaraming bilang, pero hindi mo malaman kung alin ba ang totoo. Sasabihin sa'yo, 3,000, doon sa isa, 2,500, doon sa isa, 1,800, doon sa isa, 800. Ganun po ang ano, ang pagiging pandemic hero ni Kulaong. Yeah. Doon lang siya naging pandemic hero. Sa salita na napakarami niyang naibigay na bigas, napakaraming tone-toneladang bigas ang naibigay, daang milyong pera ang naubos. Pero kung susumahin po talaga, kahit lahat ng pinamigay ni Kulaong, hindi po aabot ng 10 milyon. Hindi po aabot, tingin ko ah, sa tingin ko. Kung sa totoong bilang lang, yung totohanan, katotohanan lang na bilang, hindi po aabot ng 10 milyon. At yung pong kanyang mga naipamigay na ng mga sumunod na panahon, katulad nitong sa Cagayan, Montalban, yan, mga sa Marikina ba, namigay pa sa Marikina, parang ganon. Tingin ko hindi po, ano, hindi na po siya ang gumagastos dyan. At meron man siguro siyang gastos ayon, kaunti lang. Pero mainly, ang mga pera po ay galing na po sa mga donasyon. Na talaga namang yan ang nasira ni Kulaong, diba? Kung sasabihin niyo po, ako ay walang isang salita dahil sinabi ko na hindi ko iiwan si Kulaong. Ako'y magiging FLM forever. Ikukwento ko sa aking mga apo ang paghanga ko kay Kulaong. Sinira ko po yun. Totoo po yan. Masasabi niyong wala akong isang salita dyan. Pero si Kulaong po ay wala ding isang salita sa pagsasabi niya na hinding siya tatanggap ng donasyon dahil nga po mayaman siya. Nagbabawas lang. Diba po? Sinabi niya yan eh. Alam ko natatandaan niyo po yan lahat. Pero dahil nga po itong si Kulaong sumira sa kanyang salita, so nasira din po ang aking paghanga, pagmamahal at pagtatanggol sa kanya. Kaya nga po napilitan ang aming team nila, ano, nila DJ Byron, nila Tol Jake Magnus, nila Macbeth, Blaster Trio, at marami pa pong iba na umalis na lang kasi nga po hindi na po namin talaga kayang pagtiisan yung ganong pagpapanggap, panluloko, panglalamang sa kapwa na ginagawa nitong si Kulaong. So, tanggap ko naman kung ako man ay masabihan ng Judas, Barabas, yan, kung ano man masabi sa akin, demonyo ako, at least hindi po ako nagpaka-ipokrito, hindi po ako nagpaka-plastic, at hindi ko po niloko ang sarili ko, at hindi ko kayo niloko. Nagpakatotoo lang po ako, yan lang po ang may pagmamalaki ko sa ginawa ko na ito. Nagpakatotoo po ako to the point na kahit na mawalan ako ng kita, mabawasan ako ng subscriber, mabawasan ako ng views, hindi ko na po yung sinang-alang-alang. Inisip ko na lang po talaga, dun tayo sa katotohanan, dun tayo sa totoong nangyayari, dun tayo sa totoong pagpapanggap at pangluloko na ginagawa nitong si Kulaong. Kaya nga po alam niyo, natulong ko po talaga ako dito sa nangyari na ito. Kung tutuusin po, kung wala sanang nangyaring gulo na ganito na kami ay lumabas,
napakasaya po siguro ng celebration natin. Kahit na si Kulaong nandun sa kulungan, tsak na may celebration at tsak na magsasaya po tayo eh. Sa paanong paraan? Makakapagsaya tayo na tsak na mayroong mga mangyayaring pamimigay. Napakarami po tsak malilikom na pondo kung ang 14 vloggers po ay hindi umalis sa FFCI. Tsak po napakarami pong magbibigay. Ang mga supporters po na sumama sa amin ay tsak na nandyan pa din sa FFCI. At sila po ay tutulong na makapagpaabot ng humanitarian money. Yan, humanitarian money. Pangtulong para po sa FFCI ni Kulaong. Tsak po yan, di ba? Yung mga nagbibigay po ng malaking tulong dito sa FFCI, tsak po na magpapaabot pa rin ng pagtulong. Dahil nga syempre, kung hindi nangyari yung gulo, kung walang nangyaring gusot, tsak po nandiyan pa rin kami at napakasaya po ng selebrasyon ni Kulaong sa ika-isang taong anibersaryo niya sa kulungan. Pero yun nga, kahit na tayo ay nagsasaya sa labas, pero si Kulaong po talaga ay nagdurusa at nararamdaman na po niya ang pagkabulok doon po sa loob. At yun nga po, many more celebrations to come, many more anniversaries in prison. Kasi nga po, marami pong nagsasabi sa akin na may alam sa mga legal battle ni Kulaong at mga nakakaalam ng kaso ni Kulaong, ay sinasabi nga po nila na hindi nga daw po talaga makakalaya. Even this year and next year, hindi po talaga makakawala si Kulaong. At tingin ko naman, hindi naman po ako lulukohin ng mga tao na ito. Dahil ito po ay mga edukado, nagsunog ng kilay para sa kanilang profesyon at para po sa kanilang mga natapos at kanila pong mga ginagawa po ngayon sa buhay. Hindi po nila ako kailangang lokohin para sabihin na hindi makakalaya si Kulaong. Kaya nga po yan, na-realize ko din na napakabigat po talaga ng kasong human trafficking. Dahil nga po, lalo na po yung mga, yun nga po, syempre, yung mga babae po ang involved dito at napariwara po ang kanilang buhay. So yun, nakakaawa po yung mga naagrabyado ni Kulaong. At dito nga po, sa ika-isang taon ni Kulaong na ito, madadagdagan pa po ang kanyang mga kaso. Yan. Yan po ang katotohanan yan at hindi po yan maikakaila. Dahil nga po si Inay, Mary Ann, ay nakarating na sa baluarte ni Kulaong kuno. Yan, baluarte kuno. Na di ba sabi niya, kanyang region 2, ganyan. Pero hindi po siya kilala doon bilang mabuting tao. Kilala po siya doon bilang isang scammer, mandarambong at mga agaw ng lupa. Yan, yun po ang mga nalaman Inay Mary Ann doon. Kaya po, dito sa ika-isang taong anibersaryo ni Kulaong, talagang madadagdagan pa po ng madadagdagan ang mga anibersaryo pa niya sa kulungan. Dahil katulad nga po nito, ay meron pong 5 complainant ng land grabbing ang nakausap na ni Inay. At sana nga po talaga ay mga katulad sila ni Inay na matapang na harapin ang papatong nila na kaso dito kay Kulaong. Kumbaga, dadagdagan ng kaso. Kumbaga, masasampahan ng panibagong kaso itong si Kulaong. E di, syempre, marami talagang lalabas dyan. Lalo na ang sumusuporta po kay Inay ay kilalang tao. At napakaswerte po natin na nandito tayo ngayon sa katotohanan at tayo po ay merong mga kakampi na nakakakilala dito kay Kulaong na maglalabas ng kanyang baho at tunay na pagkatao sa darating na panahon. Talaga pong ngayon pa nga lang po, alam ko naman na si Kulaong kabadong-kabado na, dahil makita lang yung mga litrato kung sino ang kasama ni Inay sa litrato. Talaga pong kahit sinong Kulaong ay kakabahan kung bakit nangyari pa na kinalaban nila si Inay Mary Ann. So, yun lamang po. Medyo napahaba na rin itong vlog ko na ito. Basta ako po, nalulungkot ako sa nangyari na ito kay Kulaong. Kasi hindi ko nga rin po talaga ina-expect na ako po'y magiging tagapaglabas ng kanyang baho, taga-expose ng kanyang tunay na pagkatao. Hindi ko po ito inisip. Pero siguro po, talagang ito ang paraan ng Diyos para magising ang mga tao na patuloy na natutulog sa paghanga, yun, nahimbing sa pagtitiwala dito sa huwad na Francis Leo Marcos o aka Norman Kulaong Mangusin na tunay na Marcos sa kanyang mga panaginip lamang. Yun.
Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga susunod ko pa na vlog. At syempre, yan, happy anniversary sa mga Normanians. Shout out sa mga Normanians. Ayun. Syempre, happy anniversary po kay Kulaong sa loob ng kulungan. Meron bang lechon? Meron bang cake? Naku, sana naman mapadalan ng FFCI kasi matagal nang hindi nakakakain ng masarap si Kulaong. So, yun po. Maraming salamat po. God bless us all at sana, Kulaong, magising ka na sa katotohanan. Hindi ka tunay na Marcos at ikaw ay makasalanang tao. Repent. Repent. Yun lamang ang iyong magagawa. Repent. Maraming salamat po. Thank you po. Kinakamusta nyo ako? Eto ayos lang naman. Hanggang ngayon ay tinatama ang maling nakaraan. Patawad nga pala sa lahat ng nasaktan at nasugatan ng mga salita kong maanghang. Pero mag-aayos, siguro wag na lang. Kung gusto nyo ng plastikan, wag ako, iba na lang. Ngayon binibigyan ng tiwala, bilang na lang. Malamang baka madali na naman ng alamang. Kaibigang tumalikod, tinuring na kapatid. Kinalimutang inalalayan ko siya sa pagtawid. Hindi mo dapat nagawin na sirain ng palihim ang taong nagturo sa'yo ng liwanag sa dilim. Kasama mo ng matagal, nagawa mong kagating. Ganon ang ahas pagdutom, kahit sino tutuklawin. At sa mga nagtatyaga upang ako'y pabagsakin, bilib ako kahit papano, sinubukan nyo pa rin.